So yan guys, welcome again to my YouTube channel, it's Dr. Monski. Today, meron ako sa inyong i-share about Glock or lahat ng klase ng Glock, 17, 34. So, ngayon, meron akong Glock 17. So, tuturuan ko kayo kung paano mag assemble ng Glock 17. So, yung lahat ng parts. At saka, paano siya i-maintain para tumagal yung lifespan ng airsoft pistol natin. And then, meron din ako sa inyong ituturo na tips regarding dito sa Glock. Kasi last time, meron ako na experience about dito sa Glock during shooting competition. So, first time na nangyari sa akin to kasi first time ko rin gumamit ng Glock pistol. So, meron ako na-encounter na isang pangit na experience about sa Glock. So, ituturo ko sa inyo kung ano yan mamaya. After nating disassemble itong Glock 17. So, kung sino man ang merong Glock or kahit itong klaseng Glock, so isa lang naman yung mga parts niyan. So, itong video na to is para sa inyo. So, tara, samahan niyo ako. So, bago tayo mag-start, safety check muna tayo. So, pattern natin yan sa real steel. Lagi na tayong mag-safety check bago tayo mag-assemble ng pistol. Okay, dito, same lang naman sa real steel. Kung nakita nyo itong lock, so hold nyo lang yan, then push downward. Yan. So, ganun lang siya ka, bilis lang ngayon. So, mag-start tayo dito sa upper receiver. Actually, dalawa to. Itong lower receiver, i-assemble natin yan. At saka itong upper receiver. Okay? So, una, tanggalin natin itong kanyang stabilizer. Then, kanyang barrel, yung inner barrel at saka yung outer barrel. So, dito sa blowback housing. So, ito yung blowback housing. So, meron siyang screw dito. So, ito yung tatanggalin natin. Same time, kasama na rin yung kanyang side, rear side. So, ito. Ayan. Labit mo kaya. So, ito mga parts ng airsoft. Hindi natin ito kailangang masyadong sobrang higpit kasi hindi naman ito mga bakal. Usually, mga materials ito, mga aluminum. So, natanggal yung kanyang rear sight dahil tinanggal natin yung screw. So, ito, matatanggalan natin yung kanyang blowback housing. Dito, wala na siyang natira maliban dito sa front sight. So, hindi na natin siya kailangang tanggalin. Ngayon, tatanggalin natin niya yung spring. Simple lang pagtanggal nito. Ugudin mo lang siya. Ganun siya pagbalik. Okay. So, base sa experience ko, every time na pumuputok tayo, itong kanyang piston head,
So nagda-dry ito. So kailangan natin itong palaging lagyan ng lubricant. So gagamit tayo ng silicone oil. So try natin ang inyong ayan. Piston tip. So ang purpose itong piston head na to, siya yung nagkakaroon ng combustion para solid yung gas na tinutulak para itulak yung bibis natin. Yeah. Okay. So ito yung kanyang piston head. So dito pwede na natin linisan. Basta every time na ginamit natin yung airsoft piston natin, so kailangan natin talaga siyang linisan. Actually, kung sinisipag kayo, pwede nyong linisan ng sabon na may joy. Then, so ngayon, dito naman tayo sa lower receiver. So, una natin tatanggalin ito, so itong kanyang lock. So, i-push lang natin itong lock niya dito na spring para malabas natin siya. Yung kanyang lock. So, baka magkamali kayo, merong ganyan, position. So, dapat itong may engrave na to. Makarap siya dito. Yan. Yeah, ganyan siya. So, magkaiba yung ano niya. Forma. So, slant sa kabila. Kabila, straight. Then, pag natanggal yun na yun, so, pwede nyo nang tanggalin yung kanyang pin. So, meron siyang dalawang pin dito. Kahit alin ang mauna dyan, walang problema. So, dito. So, itong pin niya, meron dito na parang gaspang. So, dapat dito sa side niya. So, natanggal natin yung dalawang pin. So, tatanggalin naman natin yung kanyang screw. So, may screw siya dito. Then, yung screw na seal. So, dito, tanggal natin yung kanyang slide stop at yung kanyang spring. And ito, pwede mo na siyang mahugot. So, i-disconnect mo lang itong kanyang spring dito. So, buo na siyang figure at saka yung kanyang
sila. Ayan, nakuha niya ang plate ng serial number. So, ang natitira na lang dito is yung kanyang magazine catch button. So, dito, i-disengage mo lang yung kanyang lock. Pasok po siya doon. And, matatanggal mo na siya. Wala na tayong patanggalin. So, ito lahat yan. Hindi naman po kasi mo eh. Ito lahat yung laman ng Glock natin. So, ayan guys. I-assemble na ulit natin siya. Sabi nga kung ano yung pinakahuli mong tanggalin, yun din yung pinakalas mo na pinakauna mo nakabit. Check natin kung nagpa-function siya. Okay naman siya. Then, ito kanyang plate. So, medyo sensitive lang siya. Sabi nga nila, pag ayaw pumasok, huwag daw pipilitin. Kasi baka may mali. Ito na yung medyo hirap ibalik. Yeah. So, naibalik na natin siya. Lagyan na tayo ng slide stop.
Bago tayo maglagay ng screw, lagay muna natin itong ano. Pero ito, hindi masyado kailangan sobrang higpit o yung pagkasay nyo na higpitan kasi plastic lang yung pinagkakabitan. Same time dito. Then, balik na natin yung kanyang lock. So, yung kanyang lock. Yun. Push lang natin to. Pukos mo kuya. Yan. Baba. Para. Baba. Okay. So, tapos na tayo dito sa lower receiver. Dito man tayo sa upper receiver. So, dito ilagay muna natin itong piston head. Then, screw. So, pag hindi na maganda yung performance ng inyong ano pistol at mahira na yung tapon, so pwede kayo magpares ito. Shoot nyo lang natin dito. Bago natin ilagay yung screw, ilagay muna natin yung kanyang rear side.
So yung iba gumagamit sila ng glue. Yung tight glue. So check nyo kung ganito yung kanyang function. So pag ganito ang function niya, ibig sabihin okay yung pagkakapit. Pag ito, higpit. So tanggalin nyo lang ulit yung sa kanina. Then dito sa kanyang inner barrel, so meron ditong top up. Ito yung kanyang top up. So pag medyo mababa na yung tama mo, i-adjust nyo lang ito. So pag napunta dito sa'yo, pataas siya. Pag sobrang taas naman, i-forward nyo lang. Yan yung iba, may nabibili naman na fixed barrel na. So since ito yung stock pa rin talaga lahat. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Last time nung naglaro ako, nag-activate tong kanyang safety. So pag naka-forward siya, ito lagi niyong tatandaan. Pag naka-forward siya, hindi mo siya kakalabit. Yeah. Wala din siya. Then pag dinisengage mo siya, sumakalabit. Pag ganito ang position niya, so mangyayari hindi mo siya makakalabit yung video. So na-experience ko to last time na naglaro ako sa MSS sa Pancho. So during pumuputok ako, nag-engage tong kanyang safety. So ang ginagawa daw nung iba, kasi hindi ko rin naman alam, so naglalagay sila ng small parts dyan na eksakto lang, then minamighty band na nila para hindi na siya mag-engage yung kanyang safety. So reminder lang dun sa mga may Glock na pistol. So kung wala pa kayong nailagay dito, so pwede nyo siyang lagyan. Kung hindi kayo, para hindi kayo magkaroon ng something bad experience nangyari sa atin. So okay yung ating sumasabot. So yun guys, I hope na makatulong sa inyo itong video na to. At kung meron kayong katanungan, so comment lang kayo sa baba kung ano yung gusto nyo malaman about Glock. So yun lang yung pwede kong i-share sa inyo kasi na-experience ko itong safety lock niya. So alam ko maraming gumagamit ng Glock sa ngayon kasi maganda yung gawa ng WWE. So una, mura, at the same time is matagal din siya masira. So yung iba naman, Tokyo Maru yung binibili. Then, modified na lang nila. So, yan lang guys. I hope meron kayong nakuha o nakapulutan ng idea about dito sa assemble-assemble ng Glock 17. And, syempre, kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, huwag niyong kalimutang mag-like and share. Syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, Instructor Bonski. And thank you so much.